Welcome back again to my channel. It's me, Jen. Sa video po natin ngayon, ipagpatuloy po natin yung content ko na Advice 101. Last time, may nagpa-advice po sa akin. Tapos sinabi ko po na just comment your or just message me in my messenger kung meron po kayong mga gustong ipa-advise sa akin. At ayun po, naghintay po ako kung sino yung mga magme-message. At meron po isa na naman na nag-message sa akin ng ano, nagpa-advise sa problema niya. Kaya ngayon, bibigyan po natin ng solusyon. Ah, charot. Oh my God! Wow! Ngayon. Sa ngayon, bibigyan ko po siya ng payo kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ganon. Itong pong payo ko po ay hindi naman ito, ano, professional. I'm not a professional advisor. Charot. Ano lang po, yung mga payo lang ng mga atin-atin lang ba? Ganun ng mga payo. So, before we proceed, magpapasalamat po muna ako sa mga nanonood sa videos ko, sa mga subscribers ko, salamat po. At saka sa, ano, sa mga tao na sumusuporta sa akin, gaya nila Jezar Vlogs, nila Era G Channel, ni Mars Marcelo, kay Edelets, kay Elmi Capi na laging nanonood. Salamat na. At saka sa lahat po, behind the scenes. Behind the scenes. At lalong-lalo na po, salamat sa Panginoon kasi binigyan na po ako ng pagkakataon na mag-vlog. Ganon. Kasi ito, ano lang to, katuwaan ko lang to, yung ano lang, alam, gusto kong mag-vlog, gusto ko lang magsalita sa ano, in front of the camera, charot. So, please continue to subscribe my channel, continue to view my videos, to watch my videos, at saka, please like, comment, and share, and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos ko. So, let's proceed to the video. Let's proceed to the content of this video. Like a bell cat. This time, yung nag-message sa akin is, tignan ko muna. Yung nag-message sa akin is, ano siya? Tagalog siya, bayot. Tagalog siya. Last time, yung nag-message sa akin is Bisaya. Ngayon, mag-Tagalog ako kasi, ano, sana hindi ako mahirapan kasi hindi ako sanay sa Tagalog. So, let's proceed to her message. Okay. Yung ano niya, yung message niya sa akin is, Dear Indegel, nakita ko ang post mo sa Facebook, kaya naisipan ko ring humingi ng advice sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Karen. Wow! Hi Karen! Itong aking problema ay tungkol sa kaibigan ko. Palagi lang umuutang na hindi naman nagbabayad. May mga utang pa siya sa akin na 5 taon na lang hindi pa niya nababayaran. Wow! Nahihiya kasi ako maningil kasi mahirap lang din buhay niya. Ano po dapat kong gawin? Natatakot na talaga ako pag nagchat-chat siya sa... Natatakot na talaga ako pag nagchat-chat siya at nangungumusta. Nagdadalawang isip na ako replyan siya. Sana matulungan mo ako kung ano dapat gawin. Na para hindi naman siya ma-disappoint kapag hindi ako nagpautang. Ang iyong sender, Karen. Nakaka-relate tayong lahat nito. So, parang medyo ano, kasi ako rin medyo nakaka-relate sa mga ganito.
So, i-summarize muna natin yung problema mo. Yung problema mo is, may kaibigan ka na laging nangungutang sa'yo, tapos almost 5 years na ba na hindi nagbabayad, tapos ngayon umuutang na naman ulit. Tapos ikaw pa yung nahihiya kung anong gagawin mo, ikaw pa yung mag-adjust. Wow, sana all. Mag-adjust. So, Karen, ang masasabi ko lang, kasi ako rin medyo nakaka-relate sa mga ganito, ang masasabi ko is, doon muna ako sa part ng nangungutang sa'yo. If ako yung nasa part ng nangutang, sana, kung nangutang ka, anuhin mo naman, nabayaran mo. Kasi, pinagkatiwalaan ka ng tao, pinautang ka niya, kasi nagtiwala siya sa'yo. Kasi mag-iibigan nga kayo, di ba? Yung tiwala, ang hirap niyan, ang hirap niyan ikunin sa isang tao. Once na nagtiwala sa'yo yung isang tao, sana huwag mong sirain yung tiwala. If ever nanghiram ka, tapos may promise ka na ibalik mo ng ganito, ganyan, ganitong araw, or ganitong ano petsa, try your best na maibalik mo sa ganyang petsa yung sa pinangako mo na araw. Kahit nahihirapan ka, basta ibalik mo lang. Kasi mahirap i-gain yung trust ng tao. Kagaya niyan, yung kaibigan mo nag-trust sa sayo. So pinahiram ka nga, 'di ba? So ngayon, hindi ka nagbayad. Tapos ang hiram ka naman ulit. Anong tingin mo dun sa hiniraman mo? Manhid? Nagbubungkal ng pera dyan? Die, girl! Kung sino ka man, isipin mo, ang hirap kitain ng pera. Ikaw nga, nahihirapan. Ang hiram ka kasi nahihirapan ka. Yung hiniraman mo, wag mong isipin na marami yung pera. Nagbubungkal ng pera dyan. Hindi po, ang hirap po kitain ng pera. Sana po, kung pinahiram kayo, magkaroon naman kayo ng utang na loob na ibalik. Huwag naman kayong masyadong manhid. Na yung nagpautang pa ang mag-adjust sa iyo, di ba? So, yun ang masasabi ko sa nag-umutang sa iyo, Karen. Another one. Nag-strong na ako, Karen. Strong na ako, girl. Tapos, sa part mo naman, Karen, ang sabi mo, ikaw pa yung parang nahihiya na maningil. Girl, huwag kang mahiya na maningil. Pera mo yun. Pinaghirapan mo yun. Diyos ko, ang hirap kitain nga ng pera ngayon. Kaya, yung pinahiram mo sa kanya, kunin mo muna. Singilin mo muna. Ganon. Kasi, sabi mo, nang hiram na naman siya ulit. Sabihin mo sa kanya, prangkahin mo siya, sabihin mo, bago kita pahiramin, ibalik mo muna yung hiniram mo sa akin. Almost 5 years na. Ganunin mo. Huwag kang mag-adjust, girl. Dapat sila yung mahiya. Hindi ikaw dapat ang mahiya. Ganun. Tapos, ngayon, kung ano, parang natatakot ka na, ganyan yan, parang nagka-phobia ka na. Pag may nangumusta sa'yo, alam na yung, ako nga, pag may mabasa ako na sabihin, ay, kumusta, Dai? Kumusta, Jel? Parang, mapaisip tuloy din ako, parang kakabahan na tayo pag may nangumusta sa atin. Kasi ganun na yung ano nila eh. Ganun na yung style na nakagawian, ganun. So, ayun, Karen, yung ang masasabi ko lang sa'yo, huwag kang mahiya. Kasi pera mo yun. I-chat mo siya. Look up mo siya lagi. Sabihin mo, oy, friend, may pera ka na ba? Please, pakibalik naman yung pera sa akin. Kahit pa unti-unti lang. Kahit kung hindi mo kaya magbuo ng bayad, unti-untiin mo lang kasi kailangan ko rin ng pera ngayon. Sabihin mo. Tapos, huwag ka magpahiram hanggat hindi niya mabalik lahat. Ganun. Yung pinahiram mo dati, yung inutang niya. Yun lang ma-advise ko sa'yo, Karen.
Yun lang. Tapos, huwag mong isipin na ma-disappoint siya or something. No, huwag mong isipin yan kasi kasalanan niya yan. Okay? Ikaw ang nagpahiram sa kanya. Dapat siya ang may utang na loob na magbalik sa'yo sa ng pera na hiniram niya. Tapos Karen, yung advice ko rin sa'yo next time, pag may nanghiram sa'yo ng pera, ganyan, huwag mo nang pahiramin. Mahirap na talaga magpahiram ngayon ng pera. Ang hirap na. Ang hirap na mag-trust ng tao ngayon. Sa totoo lang. Especially in money matters. Ang dami ng mga scammers ngayon. Kaya dapat ano tayo sa pera natin, tawag doon, dapat alam natin kung saan mapupunta yung pera natin. Kasi hindi madali maghanap ng pera. Ang hirap, sa totoo lang. Kaya ayun, yun Karen, sana meron kang konting natutunan sa sinabi ko. Again, huwag kang mahiya na maningil sa kanya. Tapos kung nanghiram na naman siya ulit sa'yo, sabihin mo, papahiramin kita ulit pag naibalik mo yun lahat yung nahiram mo sa akin. Ganun lang sabihin mo. Huwag mong isipin kung anong mararamdaman niya. Huwag mong isipin. Kasi kasalanan niya yan. Okay? Dapat ano tayo? Strong tayo. May ano tayo? May... Ano tayo tawag doon? May... Huwag na, huwag na yung sabihin. So, ayun. Sana meron kayong natutunan sa sinabi ko. At sa next time po, sana mag-send na naman kayo ulit kahit anong problema na gusto nyong ipa-advise sa akin. Send your message to my messenger. Just search my Facebook account. Ilalagay ko lang sa description box or dito, ilalagay ko dyan mamaya yung Facebook account ko at send me your messages. Salamat po sa panunood. Salamat po sa panunood. Hanggang sa ulit. Hanggang sa muli. God bless. Bye!